ang mga damit ng mga pari. Ika-39 na kabanata. Tumahirin sina Bezalel ng mga banal na damit para sa mga pari, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Ang espesyal na damit ng mga pari. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binurdahan, gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghahati-hati rito ng manipis. Pagkatapos, ibinurda nila ito sa pinong telang linen kasama ng lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ang damit na ito, sa likod at sa harap, at pinagdudugtong ito ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturo nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng bulsa na nasa dibdib at napakaganda ng pagkakagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng tela ng espesyal na damit, pinong telang linen na binurdahan gamit ang gintong sinulid, lanang kulay asul, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang 4 na hanay ng mamahaling mga bato. Sa unang hanay nakalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa 2nd hanay, esmeralda, safiro at turquoise. Sa 3rd hanay, jacinto, agata at ametista. At sa 4th na hanay, crisolito, onyx at jasper. Inilagay nila ito sa balangkas na ginto. Ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Nilagyan nila ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng 2 balangkas na ginto at 2 parang singsing na ginto sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang 2 malakwintas na taling ginto sa 2 parang singsing sa bulsa na nasa dibdib. At ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng 2 pang parang mga singsing na ginto at isinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Gumawa pa rin sila ng 2 pang parang singsing na ginto at ikinabit nila ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, tinahi nila ng asul na panali ang ilalim ng mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at ang mga parang singsing sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, mapapagdugtong ng maayos ang mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at sa espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang iba pang damit ng mga pari. Tumahi rin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ay napapatungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit panlabas ay lana na purong asul. Ang mga damit na ito ay may butas sa gitna para sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ang palibot ng laylayan ng damit ng mga palamuting korteng prutas na pomegranata na gawa sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit
sa pagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob ng mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linen ang tela na kanilang ginamit. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob ng mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila ng parang medalya na purong ginto at inukit nila ang mga salitang ito. Ibinukod para sa Panginoon, katulad ng pagkakaukit sa pantatak. Itinali nila ito sa harap ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito. Ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kurtina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto, at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kurtina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises.